Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang mensahe ng Viva Promotions, pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button for more Sports Talk. So bagamat nga po natalo ang dalawa nating pambato na sila Jerwin Angkas at Jonah Sultan sa loob ng iisang boxing event na ginanap sa Japan itong nakalipas na Sabado lamang sa mga pambato ng mga Hapon, ay hindi pa din po susukuan ng MP Promotions President Sean Gibbons at ng anak nito na si Viva Promotions Head Brendan Gibbons sa mga pambato natin. Ito po ay dahil ayon mismo sa Viva Promotions official Facebook page, ay dahil umano sa mga experience na nakuha ng mga fighters natin sa Japan, ay ang siyang magbibigay dahilan para sa mga pambato natin upang mas lalong manggigil at magutom na muling magtagumpay sa ibabaw ng lona. Bukod dyan ay sinigurado din po nito na hindi sila titigil sa pagtatrabaho hanggang sa maibalik nila sa glory days o tuktok ng sports ng suntukan ang Philippine Boxing. Patuloy umano nilang haharapin ang lahat ng mabibigat na pagsubok na dadaan sa kanilang harapan. So isang magandang balita po ito mga idol, dahil kahit naman po natatalo ang ating mga pambato, ay sa totoo lang ay isa talaga ang bansang Pilipinas sa may mga pinakamadaming talentadong boksingero sa buong mundo. Sadyang na pag-iiwanan lang siguro tayo sa mga makabagong estratehiya sa boxing style at lalong-lalo na sa training at conditioning. Dahilan kung bakit minsan ay kinakapos ng hangin ang mga boksingero natin. Bukod dyan ay nasanay po kasi talaga ang mga fighters natin sa aggressive style, gawa ng malakas na impluensya ng ating pambansang kamauman ni Pacquiao. Pero ang problema po kasi doon ay napakahirap talagang gayahin ang mga ginagawa ni Pacquiao. Hanggang ngayon ay wala po tayong nakikitang katulad ni Pacman kahit sa mga banyagang boxers. Mas nauuso na din po ngayon yung pagiging isang technical fighter na hindi umaasa sa sobrang opensa. At bagkos mas pinagtutuunan nila ng pansin ang mas maging epektibo sa puntusan. Yan na po kadalasan ang mga ginagawa ng mga world champion ngayon. Katulad na lang kay Naoya Inoue at Gervonta Tank Davis. Bagamat pareho silang may kakayahang mang-knockout ng kalaban, ay hindi sila umaasa sa knockout lang. At bagkos mas pinagtuunan na nila ng pansin yung kung paano sila mananalo kung hindi man dumating ang knockout sa laban. Alam din kasi ni Davis at Inoue na yung lakas ng kamao nila ay hindi na yun mawawala. Pero yung pagiging technician sa ibabaw ng lona ay kailangan mo talaga bigyan ng oras sa ensayo upang matutunan at ma-master mo ito. Sa kabilang banda naman mga idol ay tila umatras nga po si Gervonta Tank Davis sa alok ng Matchroom Boxing Promotions Eddie Hearn na labanan ang kanyang alaga na si undefeated knockout artist Conor Benn. Nag-offer na po kasi si Hearn ng $10 million plus malaking porsyento sa pay-per-view buys para kay Davis upang labanan si Conor Benn. Subalit hindi po ito pinatos ni Davis. At bagkos nagdemand ito ng mas malaking halaga na $25 million para lamang labanan si Ben. Bagay naman na hindi pumayag si Eddie Hearn. Kaya naman dahil dyan ay ang undefeated top prospect ng lightweight division na si Frank Martin na lamang ang haharapin ni Davis sa buwan ng Mayo o Hunyo ngayong taon. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol.